each other. So for today's video, it's our monthly adjustment. Kaya naman, mag-visit tayo ngayon sa KM Dental Center. For the wakang person, pupuntang Kanto para magabang ng sasakyan. At kung sinuswerte nga naman, pagdating ko sa Kanto, meron na agad. Woo! Hinay da po! Yan kanya mo da pa mo rin chicharon, ha? Ayan, at nakasakay na ako. At ang sabi ng conductor, standing daw. Nakteteng, wala ko na anong standing. May nervous ang kumbagya ka rin, ha? Ang ibig sabihin pala nun ay puno na yung jeep. Wala nang bakanting upuan, kaya naman patayo na lang. At dito na nga lang pala ako pumesto, malapit sa may shutter. O yan, no, bala mo makasakya ka ng mga LRT. Ayan, pag ganito sinakyan mo, mabilis lang ang biyahe. O si, ayan, at nasa intersection na pala ako dyan. Nyos ko, nakapalipal yan, no, may ang altura rin maputi kong buwak. Tingnan nyo naman at ang gandang pagmasdan ng langit. Napaka-aliwala sa mata. Pero kahit na ganyan, Diyos ko, napaka-init na teteng. Ayan, at buti na lang, swerte ako sa jeep. Dahil yung mga nasasakyan ko ay puro di aircon. Taksya po na, sana all. Ganda pa mga ng salamin mo, no, Darso, tiyaka magdalang cup noodles. Ang puntong ko, tsaka kapinalad pala. Hehe, tiyena mo. At eto na nga, nandito na ako sa San Fernando. At tirik na tirik pa rin ang araw. Diyos ko, kung hindi lang kailangan, hindi ako magbabiyahe ng ganito kainit. Mabuti na lang at hindi ko kasama yung dalawang anak ko. Kung hindi, tagaktak talaga yung pawis ko. Kasi naman, ang hirap magbiyahe pagka may bitbit kang bata. Lalo na kung ganito yung panahon. Diyos ko, may ako kabali na ang kabang luka, uli mo na kang kaslam. Layo pa man din ng terminal dito sa San Matya. Ayan, at naglakad muna ako ng ilang metro. Nakteteng, pangalati ko pa mo, takbang. Alam mong balo mangalati ka, bias Dars. O pa mo, pangataba rin, budget ko bala mo palupalo. Pero okay, ayan, sabi dapat na naman ng biyani nga pong ginuki ako. And speaking, ayan, tingnan nyo naman ang ganda ng simbahan ng San Fernando, no? Ayan, at nandito na tayo sa Tete Baluyot. At malapit na ako sa terminal. Pero para mas mabilis, hindi na ako sasakay sa terminal. Doon na lang ako maghihintay sa tapat ng 7-Eleven sa YP. At mag-aabang ng mga tatawak na jeep. Ayaw na ayaw ko talaga maglakad ng ganito. Anak, Tete, ngo, teke pa kaya kumuha. Tasali na ako mong helicopter. Ayan, at sa wakas nakarating na rin ako. Paakyat na ako ng hagdan yan. Iniisip ko kung magpapabunot ako ng ipin o hindi na. Dahil kapos na naman ako sa budget. At to, ayan, kabang manin na ayaw ko maglagulago ko pa mo. Siyempre, painak pa. Ba't kayo mapali? Diyos ko. Ayan, sakto ko pa. May luluklo. Kinaos na ako nitong assistant ng doktor. Kinulugulo niya pa mo yung buko. My God. Dilwa na ako yata. Tiyana mo, pero maganakaya yan, baluyo. Talaga namang very accommodating. At ayan, pinasuot na sa akin yung gown. At sunod namang pinasuot sa akin yung glass shoes ni Cinderella. O diba, saan ka pa mula ulo hanggang paa pag sisilbihan ka? Ay naku, naku, cute ang talaga ako sa mga gowns na to. Napaka-aesthetic. Ayan, at naisalang na nga ako at nakapag-isip na ako magpabunot ng ipin. Tatlo o apat na ipin yung ipapabunot ko. Sana kaya lang nagkulangan ako sa budget. Kaya nakapag-isip ako na isa na lang muna. Sa totoo niyan, takot ako magpabunot ng ipin, pero di kandot pa na sa lakong dimdam sakit tuling sobra ya kayan gamat ni doktor. So wow. Ayan, for the voiceover lang muna tayo for today. Hindi ko na lamang muna nilagyan ng background music para iwas na lang tayo sa copyright issue. Yun lamang po at maraming salamat, see you on my next vlog.